Yun, mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga ka-business at mga ka-papi, kumusta po kayo dyan? Ngayon mga idol, sa araw na ito ay bigyan lamang natin ng reaction itong nakaraang birthday ni Intoy. Una po sa lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana sa iyong pakipindot naman ng subscribe button para kay Mr. Ka-Business sa Ka-Business Family, Ka-Business Official at ganoon din po kay Papa Dils. Bueno, ito pong birthday ni Intoy, nakita nyo naman na talagang sobrang saya. Sobrang saya. Una, kompleto. Bakit kompleto? Nandyan si Damo, nandyan si Isto. Ito yung mga nawalay. Ito yung mga kagwang noon na nawala at bumalik. Kung atin din pong masusundan, ano po, nabubulol ako mga idol na doon ba yan? Kung atin pong masusundan ang kasaysayan po ni Intoy, si Intoy po noon ay napasok sa Ka-Business bilang katuwang sa sewing business industry. Ano po, yung pong sewing business nila, Mr. Ka-Business. Yung pong kanilang negosyo na sewing machine, ano po, ay katuwang po doon si Intoy. Umalis din po ito papuntang Samar at nang umalik dito na po siya naging kagwang. Ngayon, sa nakita nating development kay Intoy, maaring masabi ko ang laki na po ng kanyang ang laki na ng pinagbago. Kasi kung dati ang Intoy noon na tahimik lang, mahiyain, ngayon po ay talagang kayang-kaya nang dalhin ang kanyang sarili sa larangan ng pagbablog. Na-develop ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng tulong ng Ka-Business at nakuha niya yung mga strategy, yung mga style ni Mr. Ka-Business. Yan po nga po yung rason mga idol kung atin po makikilangan halos karamihan sa mga vlog ng Ka-Business ano po, ay nawala si Ka-Business. Halos si Intoy ang nagdadala. Or minsan kung nandyan si Ka-Business, si Intoy pa rin ang kumukuha ng video. Ang sa akin lamang Intoy, sana ay huwag lumaki ang ulo. Ano? Huwag lumaki ang ulo. Tandaan mo, gaano man katayog kung ano man po ang naaabot mo ngayon, Ka-Business pa rin ang ating pundasyon. At lagi mong isaisip, Intoy, na ang mga malalaking building, kapag gaano man yan kataas ang pundasyon nila, ay laging napakalalim bumabaon. At tandaan mo ito, sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay ng social media, ngayong nakikitaan ka ng kakaibang angking galing, maniwala ka, kaakibat mo na rin ang pambabas. May mga taong mambabas sa'yo kasi may mga taong maaaring anumang gawin mong kabutihan, anumang gawin mong magagandang bagay, mananatiling may mga taong kukuntra at lalaban pa rin sa'yo. Pero, huwag mong intindihin yan. Dahil ang mga basher, sila yung sangkap. Magiging sangkap yan na magpapasarap sa kwento ng isang Intoy sa journey ng kanyang pamilya. Tandaan mo, hindi lahat sasang-ayon sa'yo, pero kapartihan ng kwento ng journey mo sa pambablog. Hindi ka kasi matcha-challenge eh. Walang challenge kung wala sa'yong mambabash. Ang sa akin lang, gawin mo siyang positibo and at the same time, kung ano man mga sinasabi nila, isipin mo na lamang na yan ay isang constructive criticism upang mas higit mo pang mapaunlad at mailabas kung ano ang meron ka. Sa bawat mga negatibong sasabihin nila, ibabalik mo ito sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kakayahang hindi pa nila nakikita sa iyo. Malayo ang mararating mo sa larangan ng social media, kabayan. Si Intoy ho, bilang kawaray, parehas kami kasi waray, nakakatuwa. Alam niyo po kung bakit. Kasi siyempre, ako bilang waray, at may nakikita akong isang kababayan na unti-unting nakikita natin ang pag-usad sa tagumpay at larangan ng social media. Napakasarap tingnan. Happy birthday sa iyo, Intoy. Happy birthday.
At tandaan mo, sana anuman yung marating mo, huwag mong kalimutan ang mga taong humubog sa pundasyon para maging isa kang Kagwang Intoy official. Natutuwa ako na talagang sinusundan mo ang yapak ni Kabisna sa larangan ng pagtulong, nandyan yan. At syempre, natutuwa din ako na mayroon kang katuwang, mayroon kang kabiyak na very supportive sa'yo. Isa yan sa pinaka-importanting sikreto sa larangan ng pagbablan. Kung mayroon kang isang asawa na suportado ang ginagawa mo, talagang magiging maganda ang daloy ng iyong pagiging vlogger. Tingnan mo si Mr. Kabisnes. Hindi na tayo lalayo pa. Hindi na tayo lalayo pa. Si Mr. Kabisnes ay may isang Mrs. Kabisnes na sobrang napakasinop at napakasuporta. Ano, suportado ang lahat ng galaw ni Mr. Kabisnes. Maswerte ka. Mayroon kang isang Nika na talagang suportado ang galawan mo. At syempre, mayroon din kakayahang mag-vlog. Isa lang sa magandang nakikita natin dahil talagang si Nika ang suporta sa'yo, kumbaga nandyan lang siya, nakaalalay lang siya. At ikaw talaga yung naglalabas ng emosyon, ng kung ano-anong mga naisabihin pagdating sa pag-vlog. That's good. Magandang ano yan. Napakagandang sinyalis yan. So sana, Intoy, marami pang mga biyayan dumating sa iyo. And of course, huwag mo din kalimutan ang ating mga kababayan. Pagdating ng panahon, darating at darating. Tandaan mo ito, Intoy. Darating at darating ang panahon, makikilala ka sa social media. Huwag mong kalimutan ang ating mga kababayan, mga waray-waray. At syempre, huwag mong kalimutan ang Kabisnes kung saan hinubog ka. May kasabihan tayo, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Marami na pong kasaysayan ng Kabisnes na pinagdaanan. Huwag sanang maulit sa isang Intoy. Pero naniniwala ako sa iyo, Intoy, sa takbo ng mga vlogs mo kung saan lagi kitang sinubaybayan, nakikita ko sa puso mo ang tunay na pagmamahal sa Kabisnes. At yan ang pinaka magandang pundasyon sapagkat nanggagaling sa puso mo ang pag-ibig niya. Silaban mo ang iyong puso ng init ng pagmamahal dahil ito ang magdadala sa iyo sa tugatog ng tagumpay. At kung dumarating man ang pagkakataon na magkakaroon ka ng mga problema, mga challenges, ano po, huwag kang makalimot. Humingi ka ng payo kay Mr. Kabisnes. Napakagaling na advisor at tagapayo si Mr. Kabisnes. At alam ko, sa darating na mga panahon, sa iyong paglalakbay sa social media, marami kang hamon na pagdadaanan. Maraming temptasyon ang darating sa iyo. Minsan, sisilawin ka sa larangan ng salapi. Uudyukan ka sa larangan ng salapi. Pero maging aral sa iyo sana ang mga nakaraan. Ang aral ni Stong, maging aral sana sa iyo. Tandaan mo, Intoy, walang sino mang tutulong sa iyo at magpo-push ng totoong totoo. It is only Kabisnes. Happy birthday sa iyo, Intoy. Sana marami pang birthday dumating sa iyo. At napakasaya ko bilang kapwa mo waray-waray. Kung minsan may mga side comments akong nasasabi sa iyo, iproseso mo na lang yan. Hindi dahil ayaw kita, hindi dahil sa hindi ko gusto ang ginawa mo, pero ang gusto ko, makatulong sa iyo na mas lalong mapaunlad pa at mailabas mo pa ang inyong angking talinong iniingatan mo. Happy birthday, Intoy! Hanggang dito lang po mga idol. Sana comment din po kayo. Ano po? Sobrang nakakatuwa lang po ako na ang isa kong kababayan ngayon ay andito na, unti-unti nang umuusad sa tagumpay ng social media. Let's do connect mga idol. Kabisnes official pa
ka-business family and Papa Dins. And of course, sana po mga idol, isama natin po ang ating mga kaguwang ano po. Siyempre, ang ating birthday boy, Intoy. Kaguwang Intoy, kaguwang Bay, kaguwang Buknoy, kaguwang Bugi, kaguwang Bornok, kaguwang Istong, kaguwang Damo, kaguwang Wakiwak. Walo lang talaga ang natatandaan ko sa kanila, ano? Comment ulit ng isa, mga idol nung una, na siyam na sila, di ba? Parang siyam na sila. Basta lahat ng mga kagwang, pakisuportahan po natin, mga idol. Comment nyo nga po yung sinong hindi ko nabanggit. Ay, naku po. At syempre po, ang ating pong mga business reactors. Buwan na po ng September, mga idol. Nasa Vermans na po tayo. Palapit na po ang Pasko. Sana po, ay maging masaya po ang ating darating na Pasko. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan, mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.